Hello, magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Kuya Don. Kagaya ng nabanggit natin sa mga nakaraang video, ay tatalakayin muli natin kung paano ang paggawa ng 3 basic concoction. O ito yung fermented plant juice, fermented fruit juice, at fish amino acids. Ang mga ito ay mga natural o organic fertilizer na ideal na gamitin kung tayo ay naguguluyan sa bahay. At sa pagkakataong ito ay mas detalyado at mas malinaw. Kaya sa ating pagbabalik ay tatalakayin natin kung paano ang paggawa ng fermented plant juice. Diyan lang po kayo. Okay, welcome back po sa inyong lahat. Ang FPJ o fermented plant juice ay isang uri ng natural o organic fertilizer na ginagamitan ng mga damo o iba pang parte ng halaman, at ito ay dumadaan sa proseso ng pagbuburo o fermentasyon. Ito ay nagtataglay ng mataas na antas ng nitrogen, at ito ay nakakatulong sa mabilis na paglaki ng ating halaman. Okay, ano-ano ba ang mga dahon o mga uri ng halaman na pwede natin gamitin sa paggawa ng FPJ o fermented plant juice? Magkakaroon tayo dito ng tatlong option. Ang isang option ay gagamit tayo ng mga dahon o mga halaman na may mataas na nitrogen. Ito yung halimbawa madre de cacao o kakawate, ipil-ipil, o kaya naman ay yung saha ng saging. Pero kung wala kayong mahanap sa mga ito, kasi kung halimbawa kayo ay nakatira sa isang urbanisadong lugar o wala ng mga puno na kagaya ng mga ito, punta tayo dito sa second option. Ang second option natin ay yung mga nabibili natin sa palengke. Halimbawa yung mga talbos ng kamote, kangkong, alugbati, at iba pa. At kung sakali din na wala na mahirap para sa inyo na makabili ng mga ganito, at may marami kayong mga damo o mga tumutubong mga damo-damo dyan sa paligid, ay pwede po natin gamitin yon. So halimbawa, may mga makikita kayo na mga damo na sa tingin nyo ay mabilis na dumami, ito ay mga pwede rin mga sangkap sa paggawa ng fermented plant juice. Okay, ano-ano ba ang mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng FPJ o fermented plant juice? Dito ay meron akong 250 grams ng saha ng saging o yung katawan ng saging. Kasi option ko to, kasi nagkataon na meron ako ditong saha ng saging. Pero kung wala, ay sinabi ko na kanina kung ano yung mga iba pang option natin. Meron din ako ditong 250 grams ng dahon ng kangkong. So all in all ay meron po akong 500 grams ng materyales o yung dahon at saha ng saging. At sa paggawa ng FPJ, kung gaano kadami yung ating materyales, ay kalahati noon ay yun po yung katumbas kung tayo ay gagamit ng molasses. So kung 500 grams yung materyales natin, tutumbasan natin ito ng 250 ml ng molasses. Pero para sa inyo, kasi nga alam ko naman na karamihan sa atin ay mahirap makahanap ng molasses, kasi depende yan sa lugar natin, at lalo na sa panahon ngayon na hindi tayo basta-basta nakakagala. So hindi tayo gagamit ng molasses. Para sa inyo, para mas makarelate kayo, ay gagamit din ako dito ng asukal na brown. So kung meron tayong 500 grams ng materyales, tutubasan ko ito kalahati. So gagamit tayo ng 250 grams ng asukal na brown. Meron din tayo ditong container kung saan tayo magbuburo. At syempre yung ating panghalo, ito po ay yari sa kawayan. So pwede tayong gumamit ng panghalo na yari sa kahoy o kaya naman ay sa kawayan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga panghalo na yari sa bakal, halimbawa aluminum, bakal o kaya naman ay lata. At syempre gagamit din tayo ng tissue, kasi mamaya pupunasan natin yung ating container bago natin i-ferment. At gagamit din tayo ng disposable gloves. Napaka-importante na yung ating proseso ng pagbuburo ay kailangan una malinis yung area. Pangalawa, meron tayong mga PPEs, meron tayong disposable gloves para iwas sa makontaminate yung ating gagawin. At kung mapapansin nyo, salita ako ng salita, pero kung ako ay gumagawa walang hindi ako nagtuturo, ay gumagamit ako ng face mask para kung sakali man na ako ay mabahin o ako ay mahatching o maubo, ay hindi magkakaroon ng contamination dito sa aking binuburo. At hangga't maaari, gumamit tayo ng apron, kasi kung halimbawa yung molasses o yung asukal o itong mga materials ay tumalsik sa ating
ay sa ating damit ay siyempre hindi tayo mahihirapang maglaba. Okay, ilalagay na natin yung ating mga materyales sa isang plastic na container. So unahin nating ilagay yung 250 grams ng sahan ng saging o ng katawan ng saging. Okay, ilalagay lang po natin dito. Kung mapapansin nyo ay gumamit na po ako ng disposable gloves para kagaya ng nabanggit natin kanina para maiwasan yung kontaminasyon o magkaroon ng contaminants dito sa ating ginagawang fermentasyon. Okay, at pagkatapos ay sunod naman natin yung ilagay natin yung 250 grams ng dahon ng kangkong. So ilalagay din po natin dito. Ayan, gaya ng sinabi ko kanina, kung wala pong kangkong, pwede tayong gumamit ng iba pang talbos. Halimbawa, talbos ng kamote, o kaya naman ay alugbati, at kung ano-ano pa na sa tingin nyo ay yung mga dahon o mga damo na mabilis siyang dumami. Kasi ang FEJ ay isa rin natural na growth hormone. Okay? At pagkatapos nyan, ay lalagyan natin ng 250 grams ng asukal na brown. Okay, so hindi tayo gumamit ng molasses kahit gusto kong gumamit ng molasses para lang sa inyo ay makarelate kayo. Gagamit po tayo ng lagay lang po natin. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng asukal na puti kasi ang asukal na puti po ay wala ng sustansya. So advisable, gagamit po tayo ng asukal na brown. Pero kung sakali po ay meron kayong molasses at gusto nyong gumamit ng molasses, yung 250 grams ng asukal na brown ay gagawin nyo lang po siyang ml. So 250 ml ng molasses. Okay po, gumagamit lang po ako ng mga maliliit na container kasi kung gagamit ako ng malaking container, ang dami ko pong mga binuburo sa ngayon eh. Meron akong seaweeds, meron akong FPJ. So para... Okay po, so haluin lang po natin yan. Okay, siguraduhin lang po natin na kapag tayo ay naghalo ng asukal na brown sa ating mga dahon, ay tiyakin natin na lahat ng parte ng dahon ay malagyan ng asukal. At yung asukal ay hindi na kailangang idilute pa sa tubig o basain para maging liquid siya. Ibuhos niya na po direkta yung asukal na brown. At yung tubig na manggagaling doon sa dahon, ay ito na yung magpapa, kumbaga yung tutunaw sa asukal kapag pinaghalo na natin. Okay? So pagka natiyak na po natin at okay na siya. Okay, lagay lang po natin dito. At para mapanatili po natin na malinis yung ating pinoproseso ay kailangan na punasan natin yung mga gilid ng container. Ibig sabihin yung mga tumalsik o yung mga nakakalat na asukal eh matanggal natin para hindi po ito maging sanhi ng kontaminasyon. So, linisan lang po natin. Okay, kapag ka nalinisan na po natin yung mga gilid ng container, ay maglalagay po tayo ng pabigat para mas maging pantay yung proseso ng pagbuburo. So, gagamit tayo ng screen. Ilalagay lang po natin sa ibabaw at lalagyan natin ng pabigat na isang malinis na bato. Ito po yung mga bato na hindi naglalagasa o ito yung hindi nadudurog. Kailangan yung bato na makukuha natin ay yung talagang solid na hindi nagkakaroon ng mga tipak-tipak kapag ka nasasagi o nababagsak. Okay, so ilalagay lang po natin sa ibabaw. Ayan. At pagkatapos ay takpan na natin. Ang FPJ ay kailangang iburo natin minimum 1 week o 7 araw o kaya naman na isang buwan. So kung halimbawa meron na kayong paggagamitan o meron ng mga tanim na nag-aantay na paggamitan ng FPJ, ay after 1 week ay pwede nyo na itong ma-harvest. So ang gagawin lang natin ay katasin natin at yung katas na makukuha natin ay yun na po yung FPJ. So dalawang kutsara ng katas ng FPJ ay ihalo lang sa isang litrong tubig at maaari nyo na itong ipandilig sa lahat ng uri ng halaman, lalong-lalo na sa ating mga gulay. Kung sakali naman na hindi nyo pa naman kailangan, ay mas maganda kung paabutin natin ng isang buwan. Kasi kapag ka isang linggo lang, meron pa tayong kakatasin kasi meron pang mga maiiwan na dahon dyan. Pero kapag ka pinaabot natin ng isang buwan, ay puro na po ito liquid at wala ka na makikitang mga natirang dahon. At syempre, mas marami tayong mahaharvest na liquid ng FPJ.
Okay, nawa ay mas naunawaan natin yung simpleng paraan sa paggawa ng fermented plant juice. Sa mga susunod na video ay talakayan naman natin kung paano ginagawa ang dalawa pa sa 3 basic concoction, yung fermented fruit juice at yung fish amino acids. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. At syempre, kung tayo ay magugulayan sa bahay, gamitan natin ang mga natural o organic fertilizer para sa ating mas magandang kalusugan. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.